Afternoon po sa lahat. Afternoon po. Okay na po tayo. This time ay parang may sinundo pa rin daw siya. This time, okay natin natin sila. May question po ba? Session kayo ng maga. Oh, gusto nyo na mag-ado-ado? Ayan na. Salamat po din si Joshua, no? Lahat naman dito. Meron lang si... Wala pa rin si Yesha pa. Okay. Hindi po. Tuloy ko natin yung question nila siya. Isa-isa-isa ko na dito. Sige, ito po yung modern, ano natin ha. Kahit po sa Pilipinas, ginagaya itong ganito eh, diba? Hindi. Kung ano natin yung left, komunista lang. Grabe sa US po ito talaga. Ngayon, ang pinaka-comprehensive. Sayo natin isa-isa. So, komunista, yan ha. US po yan ha, pero komunista. Yung tanong doon, bakit paano nangyari yun? Kasi mahala ko pa, yung parte ka sila. Parang sabi ko muli sa kaya. Ay, puli. Basa ba? Equality. Ayun, basa pa rin. Equality, ganda naman, di ba? Ay, hindi ka reason, egalitarian. Ano ba egalitarian? Egalitarian. Egalitarian, so asserting, promoting, or mark yeah, a belief in human equality, especially with respect to social, political, and economic affairs. Okay? So maganda siya in the surface, kaso, kanina, di ba? Mabilis na analysis lang. Analysis natin kanina. Dapat mula, ano, bigas. Ako sa lahat. Parang feasible pa yun. So, madaling ganyan, mahilig sila sa ganyan. Madaling masamang pakinggan sa una. Then, didigdigan nila. Ito para sa lahat. Para sa pantay-pantay. Ito may pantay-pantay. Pantay-pantay. Alin? Alin ang pantay? Wala, matangkad ka, ano? Gusto mo babaan yung pinto? Kung ikaw naman ay... sa bike, isa lang yung size ng bike, isa lang yung size ng... May mga bagay kasi na hindi talaga pantay eh. So, hindi siya pa. Ano yung example lang hindi maganda yung pantay-pantay? Yung wage. Yung wage. Oh, ano na. Nakita natin, di ba? So, masipag. Ayong tamad. Kahit di masyado marunong. Tsaka yung marunong. Isang bagay. Pare-pareho lang. So, pag ikaw yung magsisipag ka mo ba, no? Magpare-pareho lang. Yun. Morning. Good afternoon. May lapad sa rin. Good afternoon. Good. Good. Okay, ano ba? Sige, yun siya. Ano ba sa break? Malong na tayo, alam nyo kanina. Pero dahil hindi sige pa, be. Hindi na kita natin. Ayun, sabi ko, yung pantay-pantay, ano yan. Nagsisipag ka ba kung maaari?
Ano ba yung madalas? Yan yung sa Pacquiao, di ba? Arawan. Okay, lahat tayo, itong isa, 10 years experience na. Magaling na yun. Yung isa, bago lang. Maghahalo lang, sablay-sablay pa. Pag nagsimento, tabi nga, uulitin pa yun. Pero sweldo niya, na 1,000, ikaw 1,000 rin. Experience ka na. Tama ba yun? Patay-patay eh. Hindi pantay-pantay, isa 1,000, isa 5,000, hindi pantay-pantay. Tama? Ano pa? Ngayon, copy kanina. Isa, tinipid. Isa, madumi pa. Isa, hindi naglilinis ng store. Isa, tanghali na magbubukas. Mas pantay-pantay lang. Ano ba? Masip tayo na ano, habang tayo si Yesha. Presyo ng mga... Presyo ng ano? Yung damit, lahat pantay-pantay. Ino mo to yung left wing over mo. Paano bang malaki ka, yung hindi ka kumanan. Ito, parang yung sa Paris 9 ba? Saglit ko parang sino, sumakit na pa ako eh. Pero mura, di ba? Kailangan pa rin pang ano yan. Pangalan na yan. Iba, ginandahan eh. Ha? Breaking. Ay, breaking. Ako, breaking yung pako. Alam mo, maganda nga sa ano. Yan, yan. Sak yan. Pero yung chili daw kayo, nag-trending. Kasi, buti ko sila eh, naayos agad. Kasi mura lang naman talaga yun. Pero maganda, di ba? Hindi naman maganda. Kaso yung sira, hindi malaman kung bakit nagkakaganon. Hindi mo magamit. Kaya kabuli na sasakyan eh. Hindi, pare-pare, wala ito sasakyan, ganyan ang presyo. Ayusin mo ba yung sasakyan mo, yung paggawa? Ayusin mo na konti. Kung ikaw ay din yung supervisor, pero hindi mo gagalingan yun. Hindi, pare-pareho lang naman kayo eh. So ito po yung maraming kalokohan dito. Sige, nasan na po yan? Sige, review na lang natin. Alam ba? Ano ma-review din? Sa iba. Okay. So yung katalakay natin, again, ang title po natin is The Government Upon His Shoulder. Ginawa natin po yung sa Isaiah 9:6-7. Ito yung seminar about government and politics. Bakit tayo nag-talkies ka ng politics? Para maging politiko? Hindi, baliktad. No? Para alam natin how to deal with this. Ilan lang, nagkaroon ng office day, then pleasure day, then pinataan tayo ng politiko dito. So, concerto sila, Cristiano, basta, ito, ilagay tayo sa isang box, basta Cristiano kayo. Okay, that's it. Kung tayo na Cristiano, parang ano, hindi pala dala kayo yung Pacquiao. So, hindi pala dala yung Pacquiao, natalo. Natalo talaga, si mga Cristiano, hindi nagkakaisa eh. Yan yung madaling nga nila eh. So, nila, meron sila, base of, tawag dyan, yung gusto nilang i-compile, i-lagay kayo sa isang bulto. Mga Kristiyano kayo, Kristiyano ako, dapat, supportan nyo ako, parang gano'n. And gumagana po yun sa maraming case. Okay? Kaya, yung reality, hindi gano'ng kadali yun. Okay? Okay, bakit punta rin ito para ma-appreciate po natin yung, maintindihan natin yung human government. Hindi naman sabi natin napakababa nito eh. Okay? History natin ito, mga nag-isip din ito actually. Kulang nga lang isip nila. Okay? Medyo makitid. Medyo hanggang something lang. Okay? So, itong madiktado. Basta bumaba ang bigas. Yun lang.
ngayon, bigas lang. Yung... Di lang ang bigas yan. Tsaka yung... sustainability niya. Mababa mo ngayon. Wala nang mag-ano. Wala nang magtatanim. Kasi dugi eh. Negative ang deflation sa economy. Pag bumababa ang inflation. Actually, oh, yung inflation kasi tuloy-tuloy na yan. Kaya tumataas din naman sweldo, kaso nga yung iba, makuhuli ka. Tuldo nila yan eh. Lalo mga bangko. Kasi pag sa bangko ka, maglagay ka na isang million doon, 5 years from now, ang baba na ng halaga. Kaya nga, tayo gano'n, hindi tayo stock ng pera kasi ginagamit natin. Napansin niyo sa atin, hindi tayo nagmamalaki na wala tayong ito, pero ginagamit na natin kung ano meron para mapakinabangan. Kaya tayo mamatay din, kung tayo dapat gawin sa mundo at special sa Panginoon, sa paglilingkod. So, talong-talo kapag di mo ginamit yan, in-stock mo lang din. Iba, sobrang laki naman kasi. Iba na mabaliktad, sila yung kinabang sa merong malaga sa bangko, sila yung tawag ito yung nagpapautang yan, mga bangko. So, panalo sila dyan. Eh, napahig pa kayo nun. Inaabuso ka na, bayan mo kasi na, umihirap ka, wala kang nagagawa kasi takot ka, gamitin yung pera. So, medyo nuhalin tayo dun ha, kasi parang si Buddy. So, yan. So, again, bilis naman lang ba sa iba kayo yung kape. Mabilis naman to eh. Diba? So, para alam mo yung mga gobyerno, yung klase ng gobyerno, ma-appreciate mo para sa ang bayan. And then, may marami na accomplish ang tao, amen? Pero actually, sa tulong ng Diyos yun. Problema sa iba, hindi nila in-acknowledge ang Diyos. At even to the point nga, na bakit may mga dictatorship, for example, communism, natin ito dyan, walang Diyos. Paano naisip yun? Kasi naisip ko lang nila, sarili nila, tsaka yung yan, malapit lang yung kanilang horizon ba? Yung kanilang goal. Parang si Kaya. Alam niya pwede kayo si Gaya. Maganda yung goal niya, kaso medyo sinabi na ng Diyos na nakawin yung kasi pinagyabang niya yung kayamanan niya eh. Sabi niya, isang araw, lahat siya dadali sa Babylon. Okay na yun, sorry. At least, patay na ako nung pagkanyari yun. So, hindi maganda, di ba? And then, para malaman natin kung hanggang saan tayo susunod at hindi. Okay, kasi dapat maraming bagay kailangan natin sundin, makakabuti para sa atin. Bilang mga Kristiyano, tayo yung usundin na talagang mag-submit sa proper authority, okay, higher powers. Kung sino mas mataas, sinasundin natin. Pag sinabi ng Diyos na huwag tayo sumunod sa gobyerno natin, okay, what? Okay? Kung sinabi ng Diyos sumunod, sumunod sa anong bagay? You know what? Kaya natin pinag-usapan ito. Okay, and so in sa introduction, binipay natin gobyerno, authority, sila yung nagsunod, sabihin yung power, kapangyarihan na magkumawa at magtugos ng effect. No? Rule, syempre siya yung sasabi ko kanina bakit mali at gagawin. Kingdom, ito yung tsaka dominion, ito yung nasasakupan mo. Obviously, lahat ng presidente, hanggang good lang siya sa kanyang bansa. At sa atin, ganun din. Bukod sa kanyang bansa lang, may time period lang yun. Amen? Kaya ako bilis mag na ako yung mga yun. Kasi 6 years lang. Sa Amerika, 4 years. Pero very extent. Okay, at yan, doon lang yung dominion mo. And then, mabilis lang po, no? Pinag-usapan din kanina. Matagal lang kung may mag-gobyerno, hindi naman masama yan. Again, gagawin na nila yung dapat ideal na gagawin na nila. Sa future, even ngayon, may gobyerno at in a foreseeable future, di ba wala yan, okay? So, ito yung mga symbol ng government. Ito yung Supreme Court sa US, ito yung Supreme Court sa Pilipinas, White House, yung mga seat of executive power sa US, sa Pilipinas, malaking
And then ito po yung mga example ng mga ancient rulers kung saan napaka mayabang nila, gusto nila mabuhay forever. Obviously, mangyayari yun. Okay, namatay din sila. Pagsabihin ng kanilang karyan, as we should expect. Yung mga rulers na ito, same. So, dito lang pasok yung ating types. Para maintindihan mo na may magkakaiba yan, doon nag-overlap po yung iba. Tulad ng itong dalawa lang to, itong tatlong to, halos, ano yan, synonym yan eh. Ang pinag-usapan kasi ng totalitarian, yung control, dictatorship, isang tao lang nagtitikta, ano sabihin na tama, okay? Tyranny, ito naman yung ganun din, absolute ruling, ruler, kasi ang pakialam kung ano mangyayari sa kanya, mga subject, which is yung mga tao, okay? And then, eh, kasi ito, democracy, lahat ng tao ay nusunod. So, by practice, hindi nangyayari po yun. Okay? Idea lang yan. Actually, pag tinignan mo, mali din yun. Kasi pag lahat tayo masusunod, paano yun? Kunwari, ano bang issue? Ano ba? Ha? Ano lang? Sogi. Actually, pinagbubotohan pala nila. No? So, yeah, imagine mo, mga marami ng taong hindi nakapag-aral or ano mo na, talagang masama or mali yung utak, eh mas marami sila ngayon. Paano yan? Diba? Mas marami sila ngayon eh. So, automatic, hindi makakabuti yun. Pinagpapalagay lang na gano'n. At itong mga, kahit yung mga marunong yan, alam nila kasi na-establish yan ganyan sa kanilang bansa, eh tahimik na lang din, dumidiscarte na lang din. Bihira yung magsasabi na yung patotohanan na yun nga, masama yung mara, yung mga pinapaboto yung ano, mara, yun nga, yung mga hindi naman makapag-aral, even worse, okay nga hindi makapag-aral, paano yung mga loko-loko talaga? So yung boto niya, isang boto ng loko-loko, isang boto ng righteous, eh kung limang loko-loko, dalawang righteous. Wala nang pakailan kung righteous kayo, parang ganun. Nababaliwala po yung katotohanan at katuwiran sa kupa nila, which is, again, napakamali po. Kaya, in a way, maganda yan the letter, pero hindi nakasama rin siya. Kaya, in a way, para kayo pang ito yung activity namin kanina. So, sa pinag-aralan namin, sinubukan namin i-plot ng sino yung pinaka-worst type of government or then yung best. Okay? So, pero lahat yan ay hindi pa rin perfecto kasi nasa lupa pa tayo. Tayo ay wala perfecto dito. Therefore, ay sisay ko nung to. Monarchy is a... Ano yung monarchy? Indiana? May lakas. Saan pa rin? Pakilakas ka. Lalo humina eh. Ha? Ano sa'yo yung monarchy? Sino yung nag-rule? Ha? Yan, isang pamilya. Ibig sabihin, yung mga family lang sila lang. Ano? Assistant din sa India. England. Republican, ito yung medyo okay na. Dito yan. So, democracy din yan. Kaso, representative. Then, totalitarian. Siya lang may total control. Okay? Fascist, ganun din, pero ang ginagamit niya ang dahilan bakit siya yung mausunod o sila yung mausunod dahil sa race, okay, ganun yan. And then dictatorship, of course, yung siya yung mag-isa, siya lang yung magaling, siya nagdidikta. Pag meron sa kanya, nag-post, kaya ano niya, didispatcha niya, di ba, pinapatay po yan. Amen? Ito, isimahal ka sa palagay niyo, kaya. May mga pinapatay ba si Marcos? Yun yung... Senyor. Mayroon siyang pinapatay against sa kanyang ano? Yung mga iba, kinakalaban yun. Yeah, kinakalaban siya. Patayin kita, kinakalaban mo ako eh. Kinakalaban. Ayun, so tama ba yun? Balik sa... Kasi sa batas na tama, mali. At saka lalo. Okay, sa batas ng Diyos. Balik. So tama ko yun, mali. Balik naman. Eh, kaso gusto kong pababahin yung ano eh. Ano ko post nila ako eh. Ang
ang ano ko lang doon, ang bali, ano ko lang, sa panala ko lang sa kanya doon, yun lang yung ano, Pastor, yung madali lang i-control yung mga samantala na mamakayayaman para sa mahirap. Yun lang ako na, ano, hanggang doon lang, sa legal na yun. Tama, Paul. So yun yung nakita mo. Kaya inaaral natin to eh. So pero eh, ganun nagsabi, mali yung sa Diyos, sa tao, eh, sa kanina tama yun. Wala na dapat excuse yun. Mali talaga. Yun yung idea ng dictatorship eh. Pero ang tanong nga, bakit may mga nag-ano pa doon? Ang dami yung nakausap, gano'n. Eh, yun ako, nakabuti. Ha? Nakabuti. Kasi yung mga Marcos po, anong ginawa nila dyan, may mga propaganda yan. Ayun ako, nakita nila, ano, kinanood natin ngayon. Napanood ko yan bago yung kay, yan, bago yung halala nun. So, lalo yung mga kabataan na wala namang alam sa gobyerno, walang alam sa, talaga maniniwala kayo kasi ganito na yung ginawa ni Marcos eh. Ganito, yung left-right. Okay? Hindi niya pinagtagol yung tatay niya kasi wala siya mapagtagol. Pero yung mga Aquino. So, yung sabihin, wala nang choice tayo kung hindi Aquino, Marcos, ganon. False, ano yun, ang tawag yun, false dichotomy. Parang Pepsi and Coke. Ayaw mga mag-soft drinks eh, pero kanina nag-cook tayo. Kung sa, di ba, hindi ibig sabihin na mali si Aquino, okay si Marcos. Naiipit kasi pasto tayo, yung mga mamamay. Exactly, kasi nga, ay, naaral natin to eh. Para maintindihan natin, kahit anong mangyayari doon, tayong biktima, pag hindi natin alam to, at lalo yung mga bata, hindi natin inaral, mamili ka, Marcos Aquino. O, dilawan. Mulahan. Ganun, so, hindi ako boto sa inyo pareho eh. Dapat maintindihan natin may ganun option. So, ganun yung Calvinist. Ganun lagi. Calvinist. Arminian ko, Arminian. Kung may nga Calvinist, Arminian. Hindi nga eh. Sana matapos na tayo dyan. Kasi, hindi yung ganyan kahirap tingintindihan. Kaso nga lang, pagpunan tayo, hindi na, patino. Paano sa akin patino? Parang Duterte rin. Dami kaya nag-ano sa akin yan, nung sa, yun, pinag-pitch ako ng pastor eh, di sinabi ko yung totoo. Ang daming maka-Duterte doon, nairin din yung tinga ko. E pag ganyan, di naman nagsasalita. Di sinabi ko, sandali. Nainiwala kayo, walang drugs doon? Wala talaga. Ay, gabi, ganun ang kwento na yung propaganda doon. Kaya Duterte na tayo, kasi atapang atao. Maglakad ka daw ng mag-isa doon, kahit babae ka ng madaling araw, wala. Di na babalita kasi pinapatay din yung oposisyon. So, sana naintindihan natin yan na, again, may choice tayo na hindi mamili lang sa dalawahan. Okay? So, kaya yan, ha? Pag dictatorship, automatic po yun. Di dapat natin supportahan. Kaya walang choice, Pastor. Meron. Kaya yung banda muli natin mamaya, malala, mayroon tayong course of action dito, definitely. Hindi pa ibibitinin. Okay? Kasi yung harapan sinarin dito sa mga worldly, ano eh. Anyway, so ito yan, mamaya, para sa iba rin. So malaman anong type of, mabilis, no? Mabilis mong, ano, anong klaseng type of government yan? Apat lang. Tanong mo lang kung sino yung nagulod, sino yung mausunod. Pag wala, anarchy, pag isa lang, tanong mo, gano'n pa isa? Isang tao, isang pamilya. Pag isang tao, dictator, pag isang pamilya, monarchy. Pag konti, medyo dumami. Pag military, munta yan. Pag maraming pamilya, o sinapasa-pasa. Mga pangyarihan, yan. Like Duterte, Marcos, Aquino, oligarchy yan. Eh, most of all, ako republic dito. Yun nga, in practice, in idea, in paper, republic tayo. Pero, tagal na ng proposal na dapat pinagbabawal yung pamilya. Ang dami nag-propose siya kasi alam mo na eh. Eh, paano kung magaling talaga kami? Yung sabi ni Cayetano eh. Nag-proposal eh. Meron kasi yung batas yung pastor kasi sinasala kasi sa pamilya. Natawag na noisance candidate. Noisance candidate kasi pastor. Oh, noisance. Wala kang kakayahan na exactly. Magkaano. Kasi kaya nga po, yung mga mayayaman talaga na mga exactly. Kayo, yan ang napipilit. Kaya ako, pero pwede nga naman, ano eh, pwede naman kung pagbabawal talaga. Sinasala kasi. Oh, senador na yung kapatid mo, senador ka rin.
yung pamilya nyo, may yung kasama mo, next, ikaw naman. Pwede na pagbawal yun kasi yung batas talaga eh. Kung iniiwasan natin yung nepotism, na kahit saan, masama. O, di at least magkakaroon ng choice yung iba. Wala eh, nasala ka doon sa pamilya. Yun nga, kasi nga, kung pabor yan, eh, kayo may kapakita, kayo may pera, mahihirapan ang lumaban yung iba. Pero pag sinabatas yan, sila mahihirapan. Diba? Yun nyo, pero ba't may mapatupad yun? Kasi sinasabi nyo kami. Anyway, so oligarchy, junta, and then pag lahat daw, okay, again ha, idea lang to. Pag lahat, democracy. Pero nagkaroon tayo na ano, hindi nang pwede lahat mabubutuhan. Therefore, na pinanganak po yung representative government. Again, biblical po yan. Naalala nyo kay Moses. Ginawa niya yan. Okay? And then, nag-usapan natin yung three branches of government sa mga karamihan ng mga states ngayon. So, those starting nung pinatter po yan sa US, pero actually, pinatter din pala yan sa Bible. Tinignan natin yung nabi sa Isaiah 33, 22. Sabi po doon, ang Panginoon ay tinukoy na isang judge at lawgiver at king. Okay? So, hindi ko nagkataon yun na ito rin, legislative, the lawgiver, executive, hari, or matagapagpapan, then judicial, siya yung mag-uusga. Ngayon, sa Diyos, kaya nang gawin lahat siya. Kaya tayo, kung tao tayo, total, nag-aaral tayo ng balance sa government, ayaw natin na mayroong mga opisyal na mag-aabuso sa, alam mo na, kaba ng bayan, eh, dapat may check and balance at itong sa highest form of government, ito po yung nag-check and balance, okay? So may karapatan po yung bawat isa dyan na i-check. Ibig sabihin, anong eh? Hoy, ba't mo ginagawa yan? Ano? Pero actually, parang in a way, mas malakas pa rin dito yung executive. Bakit? Kasi siya yung nag-allocate ng budget, no? Kaya kung naalala niyo po yung kay Corona, kung nagkakamali, siya yung binawasan niyo yung budget ng judicial, yung pambira, kasi apektado yung operation nila. Kaya ngayon, pwedeng ilabi ngayon yun ng executive, di ba? O sige ha, sige, huwag niyo akong akalaban eh, pag hindi. So, may iba, ano din eh, so itong dalawa yun, legislative at executive. No? Kaya yun po nangyayari ngayon na ginagapang po yan. Pero still, kahit na paano, again, dahil na biblical, again, wala nang perfect sa mundo. Pero, ang mapapasin mo sa Diyos, binibigyan kanya ng ano, di ba, ng at least ng rest sa mga kaguluhan. Kung ikaw ay nag-quit siya, nagkakaroon ka ng problema ngayon, masosolve at least. Di ba, hindi niya tinutuloy, hindi ka binubugbog niya. So sa buong katawan, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na nilalaanin siya at kahit na paano hindi mo nagpatay tayo maubos. So ito yung mga bagay na sa mga example na binibigyan niya. So binigyan tayo ngayon, parang pag-aaralan tayo, ah, galing pala sa Diyos yun. So ma-appreciate natin ng Diyos ngayon, eh sundin na natin siya, tuloy-tuloy na natin, bakit pala? Siya pa rin nakakaalam niyan eh. Ayan, so ito, pag-aaralan. Okay, so and then ito yung may nandilingan natin, left and right paradigm. Left and right branches of government ngayon na pinag-aaway nila pero bandang huli pareho din. So, pero still, gusto ko lang i-note na yung right medyo mas parin tayo na konti dyan kasi nga kahit paano yan po ay kahit tingnan mo, karamihan dyan mga naglilingan sa mga Christians. So still, yun nga. Okay. So yun, tapos na tayo sa kaninang session ng umaga, nasummarize na natin. Pwede mo tayo pumunta sa ating second phase, which is divine government. So may tanong pala kanina, no, bago mag-lunch. So paano natin yan? Ang tagal nito, kumari, kailan pa nag-umpisa yan? So Genesis pa lang, meron ang ganyan. So paano tayo makapunta? Eh, sabi yung pastor, hindi pa ito perfect eh. Maganda na sana ito eh. Kasi yung mga tayo mamimili sa mga nasa pwesto. So therefore, gagawin nila yung mga nakapunta sa atin, ha? Unless niyan sila pipiliin next time, di ba? Ay, loko-loko pala si Marcos. Huwag natin piliin, di ba? Huwag natin pinili pa rin.
may butas. Ngayon, psychology na ang labanan. O paganda, pera, wala ka na mapili kasi ma-intimidate nga rin yung iba. Sinasala kasi. Kasi ang way of sa election pa lang natin, di ba? Meron lang inaanong, yeah, saan mo, nuisance. So, pero ngayon, mas na-ano na ngayon eh, pwede na nating, so nuisance, yung internet libre na yun eh. Kung may ano ka talaga, may platform ka talaga, yun na kailangan masyadong maraming pakinariya, di ba? Doon si Duterte, gumamit doon ng mga naturals. Pero pwede na ngayon, kung para dati. Dapat din nila ililigit yun na magkano ba pera mo. Wala na silang makilang dapat yun. Diba? Ngayon, kung may mga loko-loko talaga yun, sinasadya nila yun. Ewan ko yung panahon na ni Era. Sino ba yung naka-week? Sumasali talaga yun mo eh, para lang pagtawa ng mga tao eh. Para may mapagbunta na na, eh huwag ka ito, kaya mamili na lang tayo. Either pula o ano. So si Chisar, ako pwede sa ating mga ano eh. Rasta. Yung helicopter, pinagmamalaki yung helicopter. Yung pagsumagot naman, hindi maintindihan. Diba, si Biden yan, nanalo pa eh. Kasi nga, sabi mo yun na ano mo eh. Anyway, okay, di tayo mag-move from this. Parang perfect na, okay, parang biblical na. Nire-represent ang mga chosen people, pinili ng mga tao, elected, okay? Yung mga mag-represent sa kanila, therefore, dapat wala nang abuso. Pero nagkakaroon pa rin ako. So kaya ngayon, pag-aralan natin ano naman ang gobyerno ng Diyos. So, dapat yan ang perfect, di ba? So, Karen, ano nangyari sa mga churches? Ang daming churches. Eh, ako na nga, mas dito na lang ako. Di ba ganun? Malilito sa mga churches eh. To the point na ginagamit nga yan ng mga loko-loko na lituhin talaga. Parang kanina, kausap ko na si Yahuwah. Eh, ako yung pinipilit. Hindi, gala ko naman, language expert. Eh, nang naano sa kanya eh. Basta, J, yun, J. Jesus, o, paano yun? Hindi. Sa Hebrew daw sinamulat. Anyway, So yun ang current natin ha. Yes, salamat sa Panginoon, in-enable niya. At least hindi tayo naubos, di ba? Itong tunay. Kung rin ako Kristiyano, likod na Diyos, sarap ng Diyos, hindi naubos. Salamat. Eh, pasto, bakit na hindi nilang gawin ng Diyos na totally tayo na yung, di ba? Yung dominante. State religion, Baptist. Hindi nilang ganun. Hindi pala ng Diyos yun eh. Okay? At kung makikita mo, kung naiintindihan mo to, mas matutuwa ka nga eh. Kasi okay lang yun, medyo challenging, pero masaya, sinasama naman tayo ng Diyos, diba? Katulad niya, again, kung sa winner ka, ma-appreciate mo yan. Pilipinas, yes, hindi tayo suporta ng mga gobyerno, paparada tayo ng Bible. Mga tayo magparada ng Bible. Pinaparada, Bible, no? Pero kung naayaw ko rin, diba? Ito, may mayal kayang naga, si Abante, ewan ko doon. Hindi na kayo pag-isa doon. Ang pahiya lang tayo. In the past, ano pa ginawa ng Diyos in the past? Okay, kaya po dito na, nakita niyo ba ito? Familiar, okay, may nag-exam tayo dyan. Yan, parang kinukumpara siyang Malacanang, no? Pero may malaking, pagkakaiba. Okay, so yung iba, yun yan. Ito yung refer nila dito. Theocracy. Ang Diyos, namumuno, ginagamit niya yung kanyang mga lingkod. So maganda eh. Ideally. Magiging successful na yan. Wala nang mali dyan. Ang Diyos na yan eh. Ganun ba? Anyway, pero ano nangyayas sa Israel? Ha? Nag-fail din. Kasi nag-fail yung tao. Okay? Kaya pwede natin i-conclude dyan. Teka lang. Para pamilya din ba, no? Ito drawing lang kasi talagang ganda, no? Ito naman po yung model nila na dating Herod's Temple. Okay? Malaki, no? Ganda ba yung ginagobyerno? Diyos na namumuno, no? Amen. Ganda sana. Kaso, hindi siya feasible. Okay? Again, ang ino-offer nila dyan, mga hayop, mapatawad ka mo sa pagpatay ng hayop. Yung nasabi sa Bible, eh.
Pero hindi. New Testament, sabi yun, na shadow of things to come. Ano ba talaga? Ayun, shadow of things to come yan. Kaya yung mga Kristiyano ngayon, tayo yung mga naligtas, ang sinacrifice si Jesus. Okay, so dito natin kailangan to. Hindi pa natin kailangan itong ganong temple. Kaya tayo na yung temple of the Holy Ghost. Okay? So medyo nadaanan natin ito. So, wait ka lang po ha, yung mga, again, isa sa mga ating update ba yan? Yung kanina pa natin, objective. Pag nag-uusap ulit tayo, dahil again, kinakasalalaw mo yung pandemic 2, yung October daw, la-lockdown na naman. At hindi ko alam kung masanay yung mga batas na gusto ninyo pasa. Nagkakasubukan na naman yan. So kahit patandaan nyo po itong mga ito, kaya pag may naisip, may ganag, yung mga nakita nyo yung post na technocracy. Sino yung technocracy? Yung mga lalo ngayon, mga may platform, sabi dyan, scientists and technical experts. Sa panahon natin ngayon, yung may kakayanan na mamuno sa pamamagitan ng mga technology, sino? Siyempre, yung mga big tech, no? Si Facebook. Winamingan mo, oy, huwag kayong mapabakuna kasi ang balita namin, iba dyan, namatay, iba nang ina. Last week, may kausap na naman ako, ganun. Sabi niya, nang ina siya, o. Kasi nabiyak ko siya, huwag kayong mapabakuna next time. E di ngayon, mawarning ako iba. May kilala, kwat, marami na, namatay, nang ina. Chup! Post. Ayaw ni Facebook. Natanggalin niya. Anong kalapatan mo? Natanggalin niya. Wala. Gusto ko eh. Ako yung magaling. Ano? Eh. Hindi kumuha ka sa sarili mo Facebook. Diba? Kasi parang na ako gagawa eh. So in that way, by the way, ang maganda sa Facebook, bumaligtad na rin. Okay? Medyo na ganyan yung mga yan eh. Nag-aaway din yun yung government sa US, ng US, ng Twitter, at ng Facebook. So nagbunyaga na. Kaya again po, marami na tayong proof na talagang ginamit noong mga nagsusulong ng bakuna yung Facebook at saka yung main media. Binablock nila kasi inami nila. Which is hindi dapat nilang ginagawa. Okay? So ano pa yung mga gusto kong ano sa structure? Ibig sabihin yung paano nila, ano yung pinakapangit dyan? Bukod sa anarchy. Yung ito kaya, autocracy, toletano. Paano nila gagawa yun? Yung tanong dyan eh. Kasi yung mga tao, hindi naman papahagin tao eh. Diba? Mag-i-rebelta yung mga tao, siyempre. Diba? Mag-inukulong tayo. Diba? Tapos, pinagpili tayong papakuna, diba? Mag-i-rebelta yan. Hindi nga eh. Yung iba lang. So, yung sabihin, to some degree, nag-work yan sa kanila eh. Sa nangyayari na ano yung North Korea, hanggang ngayon, doon pa rin naman yung mga Kim Jong-un. Doon pa rin. So to some degree, nag-work siya. So ang tanong ko, sa structures, paano nag-work yan? So ang ginagawa nila, siyempre yung kahit ginawa ni Marcos, may mga koloni, diba? So ang gagawin nila, sila yung mag-spread ng lies, ng deceit, ng yung pabo sa diktador. Okay? Katulad ng King Jong-un, hindi nyo alam, nasabi ko na sa inyo, sinasamba yun. Paano yun? Tanga naman ng mga Koreano. Eh kaso nga, nasanay na sila eh. Bata pa sila, sinasabihin nila, ito ang Diyos natin, si King Jong-un. Eh syempre, yung mga tao, nag-iisip din, Diyos, well, hindi naman. Hindi nung namatay yung tatay niya, no? Dapat iiyak kayo ha, na hindi umiyak. Pinulong. Ganon din ngayon sa China ngayon. Yung mga Christian churches sa kanila, ang picture doon, hindi si Jesus. Alam niyo kung sino? Sino? Si Mao Zedong. Ito eh. Alam niyo nga yung picture ni Mao Zedong doon, talagang alam mo, Diyos eh. Taka naman nila, kasi nga, naloko, ang taas ng level ng panloloko sa kanilang gobyerno. Okay? Kaya dapat maintindihan nyo, the more na itong mga taong malalakas na nagpapalakas pa, okay? Naggamit nila yung kung anong gusto nang gamitin,
sa case natin, yung Facebook, ganyan, pag nagsalita ka ng laban sa kanila, block ka. Pag nagsalita ka na, nagkwento ka ng opinion mo lang naman yan, kung hindi nyo gusto pakinggan, di what? Sa YouTube, ang dami mga Christian doon na galit sa bakla, tapos 10 minute yung YouTube. Bakit? Kasi may structure of government sila na, hoy, eh, kaibigan ko itong bakla, sinasabi yun, sige, take down mo yan. So, equivalent na rin sa pinapatay, mga reporter, diba? Dati ganun eh. Sino ba yung magaling mga dagdag na reporter dyan? Yan. Mabuti yun, tinetake down yung YouTube, because still, anong gusto nilang patayin doon? Patotohanan. Okay? So, ayun. So, the more na pumunta ka dito, magulo dito, ay parang okay na. No? Kasi kung may nagkubuso man, huwag ko na iboto. Okay? So, yun na. Next na tayo. So, yun na. Compare natin ngayon yung human and divine government. Okay? So, kanina, human. Medyo na-compare na natin eh, pero ayusin pa natin. I mean, mas lapatan natin ang salita, no? Anong effective? Mas effective. Itong human government, ilagay na natin dito, no? So, huwag natin kalimutan din na lahat ng influensya ng Diyos bago makalating ito, okay? Kasi sabi natin yan, batas ni ng Pilipinas, for example, sino mas effective pagdating sa kung ano yung makabuti sa tao? Batas ng tao, batas ng Diyos? Kasi makasyado tayo eh. Gawin na lang natin muna ng ano. Ano mo na rin? Ano ba mga... Ano silbi ba ng gobyerno? Usahin natin. Madami yan. Yan. Dito ba tayo sa... Sinabi mismo sa Bible. Ano tayo? Yan. Ito po yung pwede mo na sabihin, i-summarize yung trabaho ng mga civil government. Okay? Pakibasa hanggang 15-4. Ready, go. Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well. For so is the will of God, that with well doing he will put to silence the ignorance of foolish men. Okay, yung mas yung malina yung 14, no? So, 13. So, basta ang usapan lang dito, of course, si Peter ay nagsasabi ko na yung mga dati ko yung Kristiyano. Ngayon, napasok po yung, of course, everyday life natin, hindi mawala yung gobyerno, di ba? Kasi sila yung pinagkatiwala natin, dapat na gawin nila yung makabuti pa sa lahat. Okay. Kaya sabi dito, okay, ano makabuti sa atin? Pag may pinag-uutos yung gobyerno, that ang Diyos naman ang nag-establish sa gobyerno, again, to some degree, ha? Ideally, ay tama natin kanina, kahit din nila aminin na ginawa lang sa Bible yun. That's the fact. Hindi naman na, ano yun eh, biglang naisip lang ni Montesquieu, hindi naman yun. Pero kaya ba ang po yan? May, ang Diyos lagi ang nagbibigay ng provision na gano'n, yung talino. Tapos mapipick up lang nila, discredit nila ang Diyos, still, hindi nila may tatagin, anong galing sa Diyos yun? Amen? Kahit yung mga Big Bang na yan, yung lahat ng science, ang Diyos na nag-establish yan, nagbigay, nag-organize, nag-create, and so, even sa government. Yan. Kaya sabi ng Diyos to Peter, mag-submit daw tayo. Ibig sabihin, ayusin mo yung basura mo, huwag mo tatapong saan-saan. Sige, dapat, sumunod tayo. Kasi yun naman ang nakakabuti. Ang Diyos daw ang nag-ordain yan, tsaka sabi dyan, kahit sino pa yan, sa king, sige, governor.
Pinisa mo ato mga ano yun, ayaw nang malis yung mga inaris eh. Sa ngayon, inaalam ng Diyos eh, bayaan mo lang. Amen? May katumbasan namang parusa yan ngayon at later. Magsambit ka lang. Alamin mo yung pwede natin gawin at hindi na dapat pagtalunan pa. Yung mas na uso na naman yung mas, for example. Iba, sobra naman na hindi ako mamas. Ako sa akin, talagang hindi. Pero kung alam mo na, sa mall, kailangan ko mag-mall. Eh, mga ayawan sila. Kailangan ko lang mabilisan lang. Hindi ganyan ako kunwari. So, iwasan natin pagtatalo na walang mabagay-bagay. Okay? Pero eh, matuwa kayo. So ito yung summary daw ng dapat ginagawa ng gobyerno. Ano dyan? As unto them that are sent by Him, sino yung Him dyan? Pwede mo sabihin ng Diyos o yung gobyerno. Pero pinaka, ano kasi yung Diyos eh. Siya yung ano dito eh, tawag dito. Antecedent. Itong for the Lord's sake, no? E sabi dyan, sinugo ng Diyos yan para ang gawain daw ng gobyerno ay magpunish. Kung naalala niyo yung pag-exorbin niyo, diba kaya binibigyan ko ng emphasis yung justice para later maalalaman ng mga tao na kailangan may punishment na tayo dapat i-punish kasi yung Diyos ay banal at siya yung may justice. At pag may justice, napapabuti yung community kasi hindi ko nagagawin yun. Nakakulong pala niyo ako na. Pinalo pa yung binibayad yun. So the more na may justice at napapatupad at maganda yung justice sa isang lugar, kahit saan pa yan, yan ay napapaayos. So ibig sabihin kasi sabi nito, ang Diyos na nagsabi nun. So yung gobyerno, pag pinapunish yung evildoer, mapapabuti tayo. And then yung kabaliktara naman nun, diba, kaya din tayo yung wala sa komunista kanina, eh paano pag magaling na, hindi sumusuway, tapos masipag, tawag nila doon, yung nag-invento, innovative, yan ang ano ngayon eh. Nag-iisip pa siya, no? Meron na tayong tubig, malinis na, pero baka mas mapalinis pa yan. Diba? Yung kuryente natin, kahit naman may kuryente na, kaso ngayon sasakyan, kaso ang lakas sa gas. Pwede bang ano yan? Ibang pag ano ka talaga, matalino ka, tapos matyaga ka, nakagawa ka ng mga ganun bahay, nakapag-invento ka ng bus, mapapabuti pa yung ibang tao. Tanong, anong gagawin natin sa mga ganun klase ng tao? Wala lang, thank you lang. Diba? Para siya naman ay, again, gobyerno na sabi doon. So, dapat mapuri sila. At hindi lang basta mapuri, ha? Kaya ang iba ngayon, buong sa pinupuri, mayroong monetary ano yun. Reward. Para gayahin sila. At sila ay tinataas. Kaya ngayon po ay, ano daw ngayon? Anong holiday ngayon? National Heroes Day. Yan naman yung, ano, pangano na kay Marcos, eh. Yung bagay, mga, ano yan, sabihin sila sa mga plastikan, eh. Pero actually, kung maaalala nila yan, sa tama nga, inaalala yan eh. Pero mga heroes talaga yung dito, amen? Amen! Kasi dito kayo para later maglilingkod kayo. Amen? Amen! Kaya yun, Stephen, alam ayaw nang bumangon eh. Hindi alam, hindi lang, sanay ka lang. Hindi tayo katulad ng iba dyan na maging nang pinaggagawa na naman ngayon. Amen? Amen! Yan ang mga heroes. Amen, nagluto, amen? Saan ba yung inahin nyo? Amen. Naghati, nagsundo, nagising. Ano pa? Nagpuyat. Okay. So yung, ito po yung summary ng ginagawa ng gobyerno. I-reward yung mabuti para lalong gumawa ng mabuti yung mga tao. And then, magloko-loko, punish. Yun na yun. Pwede mo yung summary na kasi hindi naman trabaho ng gobyerno yung matulad ng iba. So, basobo na. Ano yung mga ginagawa yan? Pong peace. Ang ganda naman sana, kaso, alam mo pa kung matinong ang gobyerno, hindi mo na rin kailangan bigyan niya kasi kung mayroong opportunity dyan, magpagawa ka dyan ng makapagpabahuan, makapagpabaho sila, hindi sila manghihingi. Diba? Kung may mga project, ang dami siya. Kaya yung Sabado yun, sabi ko siya, ang daming ano, lawak pa ng ano. Tapos yun. Tawag ito yung dinaan natin kalsada, bako-bako. O yun lang eh. Doon mo gamitin yung pera. Kasi narating ng ano, pastor, yung lugar namin, pastor, dapat gusto kong mag-pastor. In general daw yan, in general, para sa lahat to. So, ang sinasabi ko kanina, yung sa mga kadisgrasya, makapatay ka nun eh.
di ba, yung asan dilim. Tapos ang lalim ng pothole, hindi na pothole yun, ewan ko, parang may nagkaroon na ata dun eh. Bago mga ganun talaga, mamamatay ka eh. Eh, nasa na yung pera ng gobyerno? Ay, bigay mo sa mga mahirap. Di ba? O kaya, ang daming isda sa dagat. Gagamitin mo yung common funds natin para yun, tulungan yung iba na mag-isda, for example, or magtanim. Di ba? Sa Jumbia, kaya inaral doon niya kasi nga sa alahala, lagi ko nakikita eh. Sa ibang bansa daw, ganang ginagawa nila, pinapautang kasi kung mga makinari yan, diba kaya bilin niya ng mga ordinary farmers. Kasi lang, tsatsaga sila ganun, kasi ang bagal. O sige, pautangin namin kayo, bayaran nyo, utay-utay. O sige, di meron na ngayon yung mga farmers kayo, may makinari yan ha. Mas lalo nilang ma-release yung gold nila, lalo silang iyaman, nakapag-bebe. Doon mo gamitin yung pera ng gobyerno dapat. Diba? Lahat tayo makapabuti. Yung problema again, yung gobyerno natin, plastic din eh. Hipokrito, iba hindi magbawal yung mga yun, mga cloud na kasira ng pamilya. Yung alak. Eh, yung mga Tagalog lang, kahit mga babae, nagiinuman eh, yung mga post, diba? So, paano tayo may maayos niya? Nagtanim na maayos, so, ganyan, binigyan ng makinarya, di kumita, tapos magiinom naman paggabi. Sira din yung kalusugan. So, paano mo tatanim yan? Di ba? So, ganun din, lalo pa yung mga psychological effect na yan, ng mga kalokohan ng mga supposedly, ang gobyerno ang dapat ina-address na nila yung ang ginagawa ng gobyerno kasi ngayon, gano'n, parang gastos dito para mapabuti, tapos gastos dito para masama, parang gano'n eh. Kain niya ba tayo? So, kung patanin natin ngayon, ano yung magandang gawin doon? Kahit dyan lang sa bagay na yan. Why not? Anong sagot ng divine government, anong gusto ng Diyos para sa yan? Ano, okay, dyan lang sa ano, kita muna, para walang mahirap. Ano sabi sa Bible? Ito sabi eh. Proverbs. May basa, ready, go. Go to the hand thou shalt suffer, consider her ways and be wise. Okay, yung mga tamad daw, sabi, punta mo yung ants. Anong gagawin mo sa ants? Obserbahan mo. Hira itong ants na ito. Kanina, ako, trabaho, hanggang ngayon, hanggang gabi, hanggang umuulan, trabaho. Sabi niya, tingnan mo daw yun. Dapat ganun ka rin. Gayahin mo, hindi ka magutom. Galing ha. Eh, sinabi pa dito, wala silang, ayan o, niwala nga silang guiding. Eh, obviously, iba naman yung ano lang, ants, no? Pero still, kaya ka tinuturuan tayo ng Bible, tingnan mo sila, wala silang supervisor, wala silang clock in, clock out, wala silang sweldo. Pero trabaho lang ang trabaho, provide their meat in the summer and gather their food in the harvest. Tapos, ang problema sa walang makain. Pastor, mahirap eh. Ngayon talaga. Naalala ko na naman yung tamali mo sa akin dito, sabi ko naman. Basta, ano, baptist pala kayo, baptist din ako eh. Ngayon, eh, ang tatamis ng mga salita. Ang ginagawa ko po, nag-i-please lang ako, tapos banda muli, magiging ako donation. Ang kwento ko na yun, di ba? Sabi ko, ako di ka na lang magtabaho, tapos, nako eh, basta eh, pag nagtabaho ko, sweldoin ko, kunwari, 200, isang araw. Eh, dito si ginagawa ko, 300 na. Oo nga, no? Ano yung nangyari doon? So, nag-rely siya sa numbers, pero nakikiusap ka na malibos ka, tama ba yun? So, dapat kung spiritual ka, nalaman mo yun na ang Diyos pala ayaw sa mga tingnan natin na malibos, ha? Ang sabi dito. Psalms. Right? Yan, yan. Ready? Go. I have been young and now I'm old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor
So ito po si David, si David po namatay ng matandang ano? Sabi niya, teka, si David po to. 57, no? Magkira-kira, okay? Sabi ni David, pwede naman yung sabihin, magtabaho ka na lang, pwede ganun eh. Pero magaling yung ano niya, yung balat niya dito, yung sabihin, para pag naintindihan mo yung dahil mo maintindihan, gawin mo na yung tama. No? So ang sabi niya, dati bata ako, ngayon matanda na ako, pero wala akong nakita ng Diyos ay iniwanan at hinayaan at nagutom yung mga righteous. Pati yung mga anak niya. Ano yung sabihin nun? Wala, maging righteous ka. At hindi ka kailangan manghingi. Kasi, yan, may kilala akong gano'n. Sabi niya, umiiyak pa. Sabi ko, huwag ka umiiyak kasi nahihiya po ako eh. Mabuti nahihiya pa. Kasi yun ang normal na tao. Nararamdaman mo yun. Alam mo siya, kaya meron nun. Kasi hindi siya komunista. Ayun, tuloy-tuloy. Bakit siya meron? Kaya kahit sa church po, ganyan. Kaya, si Pastor, though ano na ngayon yun, pero yun ang maganda doon. Ano yun? Nagsikap din. So ngayon, pero ngayon, marami ng support yun sa US. Hindi ko alam paano nagkaroon yun. But anyway, yun na yun. Nag-ano din. Nagsikap din. Hindi kong bagay, hindi ko alam. Pero still, ang gusto ko sabihin, ano? Sabi dito, pag righteous ka, hindi ka iiwanan. Pagdating sa pagkatrabaho, paano mo sabihin righteous? Tama. Ano ba tama? Ano sabi sa Bible? Sabi ni Paul. Oh. Iba sa 2 Thessalonians 3:10, ready go. For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. Tagalog, sinasabi ko na sa inyo, sinabi ko na ulit, nasabihin ko ulit. Pag hindi nagtatrabaho, huwag kumain! Masama naman yun. Hindi po makikinig sa mga politiko. Kasi alam nyo na magagalit yung tao eh. Pero, yun ang sabi ng Bible eh. Kasi pag ikaw yung tipong hindi ka kakain, pag hindi ka nagtrabaho, talagang nagtatrabaho ka na lang. Sagot agad ang problema natin sa kahirapan. Kaso ngayon, minamanipula yung mga tao. Sabihin ko na sa inyo ha, bakit mababait siya mga yan, namimigay ng pera? 4 piece, 5 piece, kung anong gusto mo pa dyan. Ilang piece gusto mo? Hindi nila pera yon. Pera yun ang magkatrabaho. Ngayon, baka pogi sila, hindi ako yun ang number. Natay ng stylus. Sabihin natin ganito. Hindi na, yun na lang, sa isip nyo na lang. Lahat tayo nagta-tax. So, lahat tayo, lahat yung nagatay, lahat pasok na pasok yan sa gobyerno, no? So, hindi na hindi sila nag-isip pasok na pasok yan. So, sino gumawa nun? Sino kayo na nag-income nun? Sino nagpabaho para magka-income ang gobyerno? Lahat ng tao, basically. Pero plus yung mga nag-isip niyan. Yung mga naggawa ng batas dati, na total, lahat tayo na ginagawa sa gobyerno, kailangan magbayad tayo ng tax. In a way, okay yan, in a way, hindi. Kasi nga, ang tanong dyan, ilang tax dapat binabayaran natin? Yan ang tanong. So yung 10 pisong tax, saka isang black tax, pare yung tax yun eh. So kaya pag-uusapan din dapat dyan kung magkano, hindi. Okay? So ngayon, ang mayiging tanong dyan, bakit ang babae ng politiko, Pastor? Ikaw kasi masyadong ano eh, ano yung Bible na yan, huwag kumain. Ipatay ako.
yung mga politiko na walang ginawa kundi mag-mortuken, kasi yung kaba natin ang dyan yun eh. Kumuha sila doon, saka i-distribute kung ano, dahil mabait sila. Hindi. Pag nagkumuha sila doon, meron sa kanila doon. Okay? At kahit wala pa, kahit wala kang kinuha doon, babang mo yung pangalan sa tao eh. Again, di naman dapat kasi di mga pera yun eh. Diba? So, ayun. So, ano mas effective nyo yun? Bigyan mo ng pera yan? O pagtabawin mo? Sabi ng Bible. Pagtabawin mo, pag ginanahan magtabawin, sa kapalan nito, at least di ako namamalimos. Di ako mumukhang nawawa. Kasi pala yun, ang kabalik na righteous, baked bread. Eh, yan o. So, kung doon mo ginamit yung pondo natin, hindi solve ang problema. Ano pa? Pros and cons, gano'n rin pala yan, no? So, ano yung mga bantay dito, ha? Para ito yung hindi okay, ito yung okay, hindi. So, divine government. Bakit, ano yung pro, ibig sabihin yung mga pabor? Bakit nila naiisip to? Ito na lang muna. Hindi pa nila naisip mag-abuso yan? Hindi, kasi mabilis eh. Mabilis. Makaso, ano mabilis? Mabilis magawa yung isang objective, pero mag-breed yun ang maraming problema. So, kaya ang pro dito, ang advantage, mabilis. Ang kontra, mag-breed ng problema. O, ito naman. Ito kasi obviously mga ano na ito eh. Dito tayo sa ito na, sa democracy. Okay? Anong pro dyan? O, syempre lahat ng tao na bibigyan ng pagkakataon na tanongin at inputs, ganyan. Therefore, pag nag-contribution na dyan, at least nagbumoto sila kahit kung nga rin ang boto. Kasi, tanda ko rin, mga nanalo pa rin yung mga yan, katulong nito. Diba? Smartmatic. So, pero may ilusyon na bumoto ako. Eh. Bumoto ako, natalo ako. Di supporta na natin yan. Nakita niyo yan? So, o di supporta. So, may pro. Kasi pag nagbotohan, hindi na kayo magreklamo kasi talo kayo, di ba? Nagbotohan na nga tayo eh. Yan. Ano yung problema? Yung nabalik ko na kanina eh. Ulitin ko na lang. Sinong klaseng tao ang boboto dyan? Diba? Parang yung may quote sa isang mga nakalimutan ko sino pero sa isang mga tawag dito founding fathers ng US sabi nila democracy is like two wolves and a lamb voting what's for dinner. Tagalog, ganito. Ang democracy daw, parang dalawang wolf saka isang sheep, bubutan tayo. Kasi bubutan tayo, ano makakain natin ngayon? Gusto ba? Ano sa palagi niyo makakain nila? Hindi sheep. Ikaw makakainin namin. Kasi dalawa sila eh. Malilugi naman yung sheep. Ganun po ang democracy. Kasi magbubutuhan niya kung sino yung pabo sa akin, marami sila. Kung maraming loko-loko. Diba? Ano yung sinasabi? Inaaral natin salita ng Diyos ngayon. Eh, anong meron sa labas? Diba? So kaya, hindi yan effective yan. Sino mananalo dyan? Anong klaseng tao? At anong, therefore, anong klaseng policy? Laging pabor sa mga tamad at kontra sa mga nagtatrabaho. Yan. O sa Diyos, anak ko naman pala ako sa Diyos, no? Sa Diyos, sino bumoboto? Ang Diyos lang! Ay, ayoko niya. Ngayon, say ko. Eh, lagi naman siya tama. Ah, meron bang nagkamali bang Diyos? Yun ang, pag hindi mo alam, kala mo na isang kapero, totoo lang, pa rin siya. Another pa, Republic. Okay? So, ano yung pros? Yan na po yung ano natin, ha? Yung sabi natin pinaka-advance, no? Anong pros dyan? Of course,
effective ba yan? Yeah, in a way, kasi pag hindi sila nagloko-loko sila, tayo ay hindi sila magboto, okay? And therefore, gagawa sila ng paraan para sila ay kilala ng tao, and therefore, gagawa sila ng tama. Perfect. Okay na, di ba? Problema? Ano? Ano, tulad ng kanina, butuhan, peke na yung butuhan. Kasi wala kang choice. Ano pa? Kahit iboto ko sila, eh, ipasok tayo kanina sa democracy. Nagbutuhan niya tayo, kasi hindi na tayo dapat. Kaso, mas marami, pag binoto mo kasi may utang na loob sila sa'yo. Tama? Yan. So, ano mangyayari? Di yung policy natin, di pa rin maganda. Parang again, balik tayo sa office, kung ano man yan. Or... Yan, sa 4-piece na lang. Medyo, ano, no? So, bakit papaboran ng maraming tao yun? Eh, kasi libre. Yan lang yun eh. Diba? Hindi ang katrabaho, libre. And then, yung mga politiko, hindi yung mga kontra. Kasi magmumukha silang kalaban. Okay? Ano mangyayari? Di may... Patuloy yung policy mali na palabas ng palabas yung pera ng tao. So hindi pa rin perfect, di ba? Balik tayo sa Diyos. Anong Diyos? I-represent mo na yung ano ng Republic. Sino ang nag-represent sa atin? Sa Diyos. Jesus at saka sa medyo baba natin. Yung mga likod ng Diyos. Di ba? So, ang basis ngayon ng ating pagpili at pagtitiwala kung gaano sila naglilingkod at nagtatapat sa Diyos. Mas maganda yun, di ba? Kaysa naman yung, eh basta si Budots, di ba, nagsayaw-sayaw lang. Eh, pinasayakan mo yung bad boto. Ganun ang mangyayari. Kaya ang human government without the help of God, pabagsak din. Totoo lang. Iba nag-iipon na diyan, nag-iisip na kung paano nauubos yung oras para ano. Yung mga ganun kasi, paano ano magsak yung gobyerno, ganyan ganyan. Ito po magsak yan, pare-pareho tayo. Kawawa. Di ba? Kaya ang ginagawa ng mga likod ng Diyos tayo, ang ginagawa natin. Tabaho, sige lang, sige, apihin nyo kami. Tabaho lang kami ng tabaho. Pero kasabay nun, ginagawa namin yung kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo down, hindi tayo, Eh, pastor, ikaw, inaanong siya trete. Hanggang doon lang yun. Para pag-aaral lang natin, di ba? Para alam nyo lang. Hindi ko yung naabangan sa Pastor Marcos. Wala. Hanggang doon lang yun. Inaaral natin para mapasa, para alam nyo na huwag kayo magtiwala dyan. Na yan ang magsusunod. Ito ang pag-asa ko. Kung sino man next. Si Duterte na naman eh. Isa ba? Ay, tomboy. Ito ang pag-asa ng Pilipinas. Aniwala ka na, tandaan mo na. Next. Ito, medyo nabagin ka na kanina yun. So ito, I'm sure, mag-evolve pa to, no? So, yung ibang elements na communist, i-incorporate nila, okay? Okay naman yung ano, kapitalista, pero lagyan mo ng konting komunista. Ibig sabihin, magtabaho yung iba, pero yung iba, pakainin mo rin. Okay, yung iba, sige, may minimum wage na tinatawag. Basta pumasok ka, meron kang sigurado, mga 500 pesos isang araw. Okay na yun. Komunista po yun eh. Alam nyo ba yun? Basta pumasok ka lang.